What's up mga ka-money magnet? Naririto na naman tayo para alamin ang mga malas na mga bagay na nasa iyong tahanan. At ang mga malas na yan ay huwag mong papasukin sa iyong bahay. O di naman kaya kung meron sa iyong tahanan ay mas mabuting itapon mo na yan. Kung ayaw mong malipat sa iyo ang sumpa ng kamalasan, ano-ano ba ang mga bagay na to? Una sa listahan ang lumang pitaka o second hand. Marami sa atin ang tumatanggap ng mga gamit ng pitaka o yung mga luma ng pitaka na maganda pa, kaya sabi nyo, sayang naman. Kung binigay sa'yo, tatanggapin mo naman. Pero alam mo ba na kapag ang isang pitaka ay luma na at isinalin sa'yo ng may-ari, alam mo bang ang negatibong pinagmulan niyan ay maaaring mapasa sa iyo. Halimbawa na lamang kung ang may-ari niyan ay puros kamalasan, palaging walang pera, palaging nauubusan ng pera, at tinanggap mo ang pitakang ibinigay niya. Second hand na yun, hindi ba? Lahat ng kamalasang naranasan ng unang may-ari ay mapapasa sa iyo. Ang lahat ng karamalasan na yan ay mararanasan mo rin. Kaya't iwasan mo ang pagtanggap ng lumang pitaka. Isa pang bagay na huwag na huwag mong hahayaan na pumasok sa tahanan mo ay ang mga lumang kutsyon o kaya naman ay mga lumang kama. Hindi kasi natin alam kung saan yan nagmula o kung ano ang history ng mga taong gumamit ng lumang kama na yan. Sabi ko nga, katulad sa pitaka, kung ano man ang mga karanasan na hindi maganda ng mga taong gumamit ng kama na yan, ay maaaring maipasa din sa iyo ang kamalasan. Kung ano man ang mga bagay na naganap sa buhay nila, ay maaari ding mangyari sa buhay mo. Kaya naman kung may nagbibigay sa iyo ng lumang kama, kahit pa maganda ang bagay na yan, huwag na huwag mo na yung tatanggapin para naman sa ganun mas maiwasan mo na ang kamalasan. Bumili ka na lang ng bago, mas okay pa. Pangatlong medyo o hindi lang medyo kundi matindi ang kamalasan na dala sa tahanan natin ay ang rocking chair. Meron ba kayong mga rocking chair sa bahay nyo? Alam nyo daw kasi ang rocking chair na yan ay umaakit ng mga negatibong enerhiya o mga negative spirit. Lalo pa nga sa gabi, kapag nakita nyo yung gumalaw, ibig sabihin meron daw umuupo dyan na mga negative spirit. Kaya mas mainam na iwasan na lang ang bagay na to at pumili na lang ng ibang klase ng upuan, basta huwag lang rocking chair. Dahil mararamdaman mo kasi ang bigat ng buhay kapag ito ay nananatili sa iyong bahay. At ayaw naman natin na maranasan mo ang bagay na yan. Ang gusto nating maranasan mo ay puros kaginhawaan. Kaya naman kung kaginhawaan ang nais mo, tanggalin mo na ang rocking chair sa loob ng tahanan mo para ang mga negatibong enerhiya ay hindi na magstay o alisin na rin natin sa ating mga tahanan. Isa pang may kamalasang dala ay ang mga orasan, lalo pa nga't kung ang orasan ay sira na. Hindi naman sinasabi na lahat ng orasan, yung mga orasan lamang na sira na at hindi na gumagana. Ang orasan kasi ay tumatakbo, ibig sabihin nagkakaroon ng progreso ang isang tao once na tumakbo ang oras. Ngunit once na ito ay sira o uminto, magiging stagnant din ang buhay mo. Ito kasi ay magsasaad na hihinto kung anumang success ang meron sa iyo. Magiging mabagal ang pag-usad mo, kaya't mas mainam na alisin mo na ang mga sirang relo. Isa pang may kamalasan na dala sa ating tahanan ay ang mga sapot ng gagamba. Alam mo bang ang isang bahay na pinamamahayan ng isang bahay na puro sapot ay dumidikit po dito ang mga negative energy. Kaya naman kung mas maraming sapot ang tahanan mo, ibig sabihin mas maraming negatibong enerhiya ang naipon dito. Kaya naman huwag mong hayaang madumi at maraming sapot ang bahay mo. Ngayon pa lang, linisin at tanggalin na. Isa pang bagay na huwag niyong tatanggapin o papapasukin sa tahanan mo ay ang mga rosas. Rosas na luma na, sira na o kaya naman ay dry na.
Sumisimbolo kasi ito sa pagkasira ng relasyon ng mag-asawa, kaya huwag mo itong dadalhin sa loob ng tahanan mo. At kung meron man ito sa bahay mo, ay itapon o alisin mo na para naman hindi masira ang pagsasama niyong mag-asawa at manatili kayong nagmamahalan ng panghabang buhay. Kaya't kung meron mang magbigay nito sa inyo, mas mabuting huwag mo ipasok sa tahanan. At kung meron ka naman ito sa tahanan mo, mas mabuting alisin o tanggalin mo na para hindi na ito makapagdala ng kamalasan. Dahil ayaw na ayaw naman natin na pumasok sa ating mga buhay ang samot-saring kamalasan. Ang gusto natin ang pumasok sa buhay natin ay isang masayang pamilya, blessing at positibong enerhiya. Kaya ngayon pa lang, alamin mo na at tanggalin mo na ang mga bagay na malas sa iyong tahanan para hindi na to malasin. Isa bang bagay na dapat mong tatanggalin kung meron ka ay ang mga cash box na galing sa dating may-ari o ibig sabihin second hand ulit. Kung ang cash box na yan ay nasimot na bago ibinigay sa'yo, ibig sabihin nasimot na ang lalagyanan kung kaya't simot na rin ang magiging buhay mo kapag ito'y tinanggap mo. Ngunit kung ang cashback na yan ay nagmula sa taong maraming sinapit na kamalasan at tinanggap mo rin, nako, ang kamalasang nagmula sa kanya ay mapapasa rin sa'yo. Kaya wag mo nang tanggapin yan. Mas mabuti na lang ah. Palagi kong sinasabi, bumili na lang kayo ng bago. Huwag niyong paghinayangan kahit gaano pa kaganda kung ito naman ay luba na, lalo pat ang pinagmulan o ugat nito ay ang mga taong minalas sa buhay. Tapos, ang kamalasan na yan ay maaari niyang maipasa sa iyo. Isa pang bagay na wag mong ilalagay sa tahanan mo ay ang mga painting ng mababangis na hayop, mga hubad na tao o kaya naman painting ng kalamidad. Kung ano kasi ang nagre-representa sa painting na yan, yan din ang mamamayani sa tahanan mo. Kaya naman kung ang painting mo ay puro kalungkutan, ang kalungkutan ang maghahari sa tahanan mo. Kung ang painting mo naman ay mababangis na hayop, pag-aaway at pagtatalo ang mamamayani sa buhay mo. Kung ang painting mo naman ay mga sakuna, ibig sabihin, marami kang sakunang mararanasan sa buhay mo. Kasi nga naman, isang proseso na rin yan ang pagmamanifest. Para bagang ang mga nilalagay mo sa tahanan mo, ayan din ay gusto mong mamanifest sa buhay mo. Kaya naman kung palagi mong nilalagay sa loob ng bahay mo ay puro malungkot, puro disgrasya o puro naman mga dilubyo, yan ang mangyayari sa buhay mo. Mas mainam na ipapasok mo ay magandang bagay at positibo para ikaw rin ay positibo.